Welcome to another episode of Coxside Kitchen. Yes, dahil mid-March na ngayon, mga Pilipino umuuwi sa atin, mga kababayan natin, para umattend ng graduation ng mga anak nila. Oo nga, pagka Marso, parang nakakalungkot eh. Kasi nag-uuwi sila lahat, ay nandito sa Japan. Ano kaya magandang gawin para hindi tayo malungkot, hindi natin mamiss ang Pilipinas? Yes, syempre para hindi natin masyadong mamiss ang Pilipinas, tayo magluluto at ang lulutuin natin yung mga makikita lang natin sa mga kanto sa atin. Wow! Ano kaya yan? Ano yun? Ito ang beef pares. Wow, beef pares? Yes. Di ba ako nakatikim niyan? Bakit? Kasi, di ba sa kanto nga lang din yan. Papasok pa lang ako, hindi ako makaupo kasi nakatingin sila lahat sa akin. Ayan, alam mo ba lahat na pupunta ron? Nagahanap ng kapares. Biro lang po. Ayan. Pero masyado kong maganda para sa kanto at kumain. At Teo, hindi mo na kailangan pumunta pa ng kanto dahil magluluto tayo ngayon mismo dito sa ating kitchen. Yes. Ng beef pares. At mamaya po, abangan po rin ninyo ang itanong mo kay Unisang. Pag-uusapan natin at mapapanood lang iba't ibang impormasyon at iba't ibang subculture ng Japanese. Kaya tara na sa kusina and let's start cooking! Okay, tara, luto na tayo. Yes, tayo magluluto na ng beef pares. So sabihin na natin yung ating mga ingredients. Ito syempre ang main, yung ating beef. Beef loin. Pre-cook na siya, pinakuluan ko na siya para mamaya gagamitin natin. Ito yung kanyang beef broth. Then, yung ating sugar. Yung ating star anise, importante to kasi ito yung nagpapabango at nagpapasarap dun sa ating lulutuin. Then yung ating cornstarch, i-dilute natin siya mamaya para sa thickness ng ating pares. Then yung ating spring onion, ating bawang, luya, ginger, at yung ating sibuyas. Yung etong negi, ano na lang siya, optional. Pwede hindi nyo lagyan, pwede nyo lagyan. Then yung ating oyster sauce. Then yung toyo, mas maganda yung toyo sa Philippines kasi nga mas makulay siya, mas nagiging black ang kulay niya. Yung iba naglalagay ng black beans sa pares. So, nakita ko yun eh. So, let's start na! Habang pinapainit natin yung kawali, kakailanganin din natin ng oil para panggisa. So habang umiiit siya, akin dito ka sa kapila, hihiwain natin yung mga ingredients. Start natin yung luya. Hiwa niya senggiri, yung patayo. Bakit nga ba ano, pares ang tawag? Di ba ang pares kasi ba? Pear siya. So, usually kasi ang kaya tinawag siyang pares, pinapares siya sa sinangag, garlic rice, o di kaya nilalagyan pa ng soup, may soup pa ito ka-partner. Kaya lang this time, lulutoy natin yung main, yung pares, beef pares daw talaga mismo. Yan. Kung ano, it makes sense nga naman. So, then after nun, yung ating bawang. Diba din, pwede rin naman naglalagay sa'yo ng gulay, yung pecha, yung gano'n na yun. Pero this time, iibahin natin. Ang ilalagay lang natin yung negi. Yung onion leek na malalaki. Mm-hmm. Wow! So, hindi ka pa talaga nakakatikim nito? Hindi pa. Ngayon, matitikman mo na. At maluluto mo na rin dahil madali lang naman siyang lutuin. Hindi talaga ako kay Lloyd pa nagdaan ng garlic eh. Mabilis eh. Ako pa naman nagdaan ng garlic. Tatakot. Nasanay na. Baka maputo yung meat. Pero kung hindi ko iisipin talaga ang all-time favorite ng mga Pilipino ito dahil bukod sa affordable, kahit saan kang lugar, di ba meron yan? Meron din naman yung mga mahal, depende sa restaurant na pupuntahan nyo. Sa mga karinteriya sa kanto. Ng sibuyas at bawang. Yan. So, hiwa-hiwalay siya. After nyan, sige, pwede na natin ilagay ang cooking oil. Mga 2 tablespoon lang siya. Ay, hindi masyado ang mantika kasi yung ating big may mantika na. Oo. So, start. Tunagin natin ang
bawang siyempre. Kasi masyado na siyang malasa, tapos itinrewa pa siya sa garlic rice. Medyo mo, di ba? Pero kaya sa atin, masyadong mainit ka. Oh, kasi mainit masyado sa Pilipinas, so talagang kailangan nila yung mga medyo maalat na pagkain, mamantika. Yan, then susunod natin ang ating pizza. Habang hinahalo natin, pwede na rin natin ilagay ang ating star anise. Star anise? Ngayon lang din ako nakaka-ano niya. Bango. Ano? Ay, ang bango nga. May mga tinda siyang ganyan sa mga Chinese store. Pero meron na rin naman dito sa local market sa Japan. So, mabibili niyo siya kahit saan mga grocery. Star nga yung shape niya. So, star anise. Star anise. Mm-hmm. Bago rin niya sa ano ko. Pandemic ko. Biglalagay din niya sa asado tsaka sa mga patatim. Mga! Swerte pa lang ako nung paglagi ka tapos dito si Lorda. Laging mabang mga naaamoy ko. Sa susunod, ako na lang maghihingi sa'yo kung paano ako tuturoan ng kakaibang recipe mo, di ba? Turo ka kita maminis ng bahay ko. Yan. After nito, lalagyan na natin yung toy. Yung complete measurement niya ilalagay natin sa ano sa link ng ating Kokusai Kitchen pagka in-air na siya. Yan. Naisip tuloy ako ngayon eh. Ano kaya ituturo ko pwedeng ano pagkain kay Lloyd? Eh lahat na maalam niya eh. So ano ko to na yun? Ay, yung ating beef broth, ilalagay na natin. Ito po yung pinakuluan natin kanina na kami. Ilalagay na po natin. Iba na yung amoy. Kada lagay, may nagbabago sa pag-aapoy ng beef pare sa exciting to. Nagpanalulut, ano ko, tuturo ko sa'yo. Ano? Pagpakit ng pagkain. Mga obento ng niyo. Ng bata. Oo, pwede din! Marami ako sa Instagram ko, pakiabangan ko yan. Dumami followers ko sa Instagram actually. Dahil sa paggawa ko ng mga ubento ng anak ko, mga cute. Oh. Siyempre, pag kami hili ka talaga sa mga ganyan, susunod na yung paglulubo talaga. Yung first time ko yung first din ng class niya, hindi ko alam eh. Bahala na ako, basta maging cute. Ayan. Then, pakukuluan din natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Then, after nun, lalagay natin yung ating oyster sauce, sugar, saka yung ating pampalapot. Kaya kami po'y magbabalik.
kayo dito sa aking Lihawan Restaurant na bukod po sa Philippine food, meron po kami mga live singer, meron po kami discount hanggang umakapunan. Sana po makapunta kayo sa Lihawan Restaurant. Maraming salamat po! Back at kumukulo na yung ating beef, di ba? So habang kumukulo yan, kukulan pa natin, hinaan lang natin ng konti. Yung pang garnishing, himayin natin. Yan. Yung ating banonegi. Pakapare. Hindi. Ito, para meron siyang konting drama na lagay. Yun. Tatanggalin natin yung sa gitna. Yan, gitna. Tapos himayin natin siya ng stripes. Parang magiging yan. Ah, yan. Okay. Bahay natin. Ouch! Kome. Kaya, Femi, isusunod na natin yung ating oyster sauce. Isa natin to. Yan. Sige, para nga matutukot, hindi ka pa nakakakain niya, ikaw nga maglagay. So, ano, gano'n siya karami? Mga 2 tablespoon lang. 2 to 3 tablespoon. Magandang ano to, oyster sauce na kasi wala. Pwede na yung dalawa. Yan. Then, after niya, halutin. Yan, may idea ka na. Kaya alam na alam mo kung paano magluto niyan. Tapos yung ating konting salt, ay konting sugar. Mga, yan. Mix na yung ating mga ingredients, lalagay mo ngayon yung pampalapot. Cornstarch niya. Yan, pwedeng haluin mo ako maglalagay. So, kahit konti lang, talagang lalapot siya mga agad. Oo, kahit konti lang lalapot din. Yan. Malapot na siya. Yan, pakukulaan natin hanggang maging medyo transparent na yung ating sauce, kaya kami magbabalik para sa garnishing na at saka ilalagay natin sa plating, sa plate, di ba? Para matikman na natin. Paris dyan. Tingnan mo nga, silipin mo. Wow. Yan. Pwede na natin siya isalin, no? Mm-hmm. Isalin natin, silalagyan na natin ang garnish. May patayo mo na. Yan. Dahil nagpapa-amoy at nagpapalasa na sa atin. Wow! Then, lalagyan natin yung ating spring onion. Pick to ni kahit kung gano'ng marami yung lagyan, yung pwede din.
Yun yung ating garnish. Diba? Like garnish na garnish. So siya naman ang natin, ang Paris natin. Diba? Diba? Mag-coxay na coxay kitchen. Para yung mga nanonood sa atin sa ibang bansa, makikita nila na hindi lang siya mukhang pangkanto, di ba? Pwede rin siyang kainin pang bahay, tsaka pang mga sosyal na restaurant, di ba? So, ayan. Pala. O, dapat matikman na natin to. Tikman na natin, tara. Sige. Sinasabi na ang mga Hapon ay mayroong strange humor o kakaibang kiliti pagdating sa komedya. Pero may nagsasabing ito ay genius at incomprehensible. Pero ano nga ba talaga ang totoo? Kung sa Pilipinas ay mga soap opera at teledrama ang nangunguna tuwing prime time, sa Japan naman ay puro variety show at talk shows na kinabibilangan ng mga komedyante. Kung ang mga Pinoy ay gustong umiyak tuwing alas 7 ng gabi, sa Japan naman ay tawanan ang mga palabas sa TV. Naaalala ko na nung bata pa ako, madalas kaming manood ng Takeshi's Castle. Kasi talagang kwela at saka masaya, full production. Akala ko nga noon yun na yung Japanese comedy. Pero hindi pala. Isa lang pala ito sa uri ng pagpapatawa ng mga Hapon. Geni no owarai kung tawagin ng mga komedyante sa Japan. At may iba't ibang uri ng Japanese comedy at depende sa kategorya. Ang mansa ay isang klase ng stand-up comedy na binubuo ng isang pares o kombi kung tawagin. Ito ay ang tsukomi at boke. Ang boke ang karakter na tatanga-tanga at mali-mali. Ang tsukomi naman ay ang karakter ng straight man o seryoso. Siya rin ang sumasalo sa mga binabatong punchline ng boke. Kumbaga sa Amerika ay ang Abbott and Costello, sa Pinas naman ay ang Dolphy at Panchito, o di kaya naman ay ang pork chop duo. Kadalasan ay umiikot sa hindi pagkakaunawa ng tema ng usapan, kaya ito ay nagiging katatawanan. Hanamizuki, ito to yung taon desu yo.
sube ni iro no kawaii chimi. Chimi ka haita. Ang modernong mansa ay nagsimula sa Osaka at nagpasikat nito ay ang Yoshimoto Kogyo mula pa noong 1933. Ang mga grupo tulad ng Downtown, 99 at Hari Sembon ay ilan lamang sa mga sumikat sa mansa'y duo. Hanggang ngayon ay hindi na maiaalis sa panlasa ng Hapon ang estilo ng mansa'y pagdating sa komedya. Ang konto naman ay umiikot sa isang comical story at mga weird situation. Mayroon ring shoto konto na tinatawag na nagmumula lamang sa dalawang linya at kadalasang inaabot ang 2 hanggang 3 minuto. Gumagamit ng props, music, special effects at stage setup, kasabay nito ang walang katapusang wacky slapstick humor. Ang kilala pagdating dito ay ang TKO, Peace at ang buhay na alamat ng konto na si Shimura Ken. Ang Rakugo naman ay ang tradisyonal na pagkikwento ng mga katuwang pangyayari sa buhay, dokumentado man o hindi. Kadalasan ang punchline ay binabato matapos ang isang mahabang kwento. Nakaupo ang storyteller sa sabutong na nakasuot ng kimono. Kung nakakatawa ay mas maraming sabutong matatanggap ang nagkwento. Sinasabi na ang audience ng Rakugo ay mga thunders na, kaya't mas maraming konserbatibo at sensitibo ito kumpara sa ibang kategorya ng pagpapatawa. Ipatso o walay genie ng mga one-time hit comedian na makikita natin taon-taon. Nagpapauso ng mga gagat at mga ekspresyong tatatak sa manonood. Mga one-time hit ika nga, sisikat ngayon at sa susunod na taon ay wala na. Kilala sa mga one-time hit comedian tulad nila Hado Gay, Kojima Yosho, at ang naghihingalong karir ni Sugi Chang. Waldo de show? Waldo da ro? Kilala ang Hapon sa buong mundo sa mga weirdong ideya, lalo sa mga prank o dokiri. Bakit nga ba slapstick ang Japanese humor? Bakit? Mas masakit ba? Ay mas nakakatawa? Loko to ah! Ang comedy ay isang sining at hindi ito madali. Timing is everything, ika nga. Dapat ay hindi OA. Alam kung kailan tutuloy at hihinto para dut-dutin ang mga punchline. Pero sa Hapon, parang medyo iba. Minsan ay sinasadyang maging OA para mas maging nakakatawa. Katulad ng mga reaction genie na kung saan ay sadyang OA, pero sadyang inaabangan pa rin. Madalas nating mapapanood ito sa mga Batsu Gemu. Ang magkamali ay may parusa. Ang taya ay kawawa. Kailangan ba talagang may wasakin para maging nakakatawa? Tama. Kung walang babasagin, walang nakakatawa. Ang komedya ay pinaghalong elemento ng sorpresa at timing. Ang material ay nababago depende sa audience o manonood. Ang mga bagay at pangyayari na paulit-ulit ay nakakasanayan at nagiging boring. Kaya't kapag may kakaibang pangyayari na hindi natin inaasahan, tayo ay tumatawa. Ito rin ay tinatawag na incongruity theory. Ang komedya ay may kinalaman sa kultura ng isang bansa. Ang nakakatawa sa iyo ay maaring hindi nakakatawa sa iba. Ang nakakatawa sa Hapon ay maaring hindi nakakatawa sa kanluran o sa gitnang silangan. Kaya mayroong tinatawag na American joke o black joke at ang mga buwis buhay na joke tulad ng jackass at iba pa. Basta't siguraduhin lang na may tatawa. Sabi nga ng kasabihan, it's either funny or you are stupid. Slapstick man o hindi, OA man o corny, ang komedya ay pati na sa telebisyon ng mga Hapon. Tila isang pagtaka sa lipunang seryoso at magalang. May kasabihan ngang, laughter is the best medicine. At sabi ni Kapredi, tawanan mo ang iyong problema.
Ops, sandali lang. Oh. Hindi magiging para siya ang huling kanin o sinangag at sabaw. Wow! Nalayo na kayo. Sige, Marijan. Ganda ng mga dating ko, diba? Do the one. Sige. Oo na, okay lang. Sige, nakawala na. Sige, nakawala na. Sige, ang ating beef pares. Sige natin dito. Maliit ang pansandok namin. Alam yung malaki yung kanyang. Yung kutsara niya, malaki niya. Sa Pilipinas, paborito ko itong pares. Kasi kahit, ang pares kasi, kahit wala kang boyfriend, hindi kang kumain ng pares. Kasi pares na siya. Wala ka ng ating pares. Wow! Sige, ako yung meaning. Then first time ko yung makakita sa site ko, paano pa yung pares. Pero usually ko, pinapartner talaga siya sa garlic rice. Pero pwede rin naman sa plain rice kung gusto ninyo. Saka sa mainit na sabaw, di ba? Pwede ba kayong beef? May lasa talaga. Alam ko. Diba? Yun yung star anise na nagmimix sa ating oyster sauce. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga manonood at patuloy na tumatangkilig sa ating Cookside Kitchen at sa mga nagbibigay ng comments at mga messages sa atin. Oo, nagpapasalamat din po kami at kung meron po kayong gustong pag-usapan dun sa itanong mo kay Bonisang, pwede po kayong sumulat sa amin o kaya email nyo po kami dun ang kaming sa aming Facebook page na Cookside Kitchen. Pwede po nyo kami i-message dun. Yes. So, para makain na natin ito lahat. Paalam tayo. Yes. Abangan niyo po kami ulit sa aming susunod na episode. Dito sa Cookside Kitchen!